Kateki, and welcome back to my channel. Welcome po sa panibagong video tutorial natin about sa pagre-repair ng mga printer. And for this video, yung pag-uusapan po natin is yung printer L310 na yung problema niya is hindi po siya makapag-load ng or hindi siya kumakain ng papel. Meaning kahit anong press mo ng print button or let's say nagpiprint ka mula doon sa laptop natin, gumagalaw yung roller niya pero hindi niya niloload yung paper. So definitely may problema doon sa kanyang loading system doon sa likod. So by the way, hindi na po ako nakapaghintay, binuksan ko na po siya. Ito na yung tsura niya. Pero hindi pa ako tapos ha, kasi gusto kong ituro sa inyo kung paano siya ayusin. Okay, so kinover ko muna siya ngayon. And at the same time, sabay-sabay po tayong mag-alamin kung paano po siya i-repair yung printer po natin. Okay, so bago po tayo magsimula, again, thank you so much po sa patuloy na panonood ng mga video natin. At the same time, salamat po sa mga subscribers. At kung bago ka dito, pakiclick po ng notification bell and the subscribe button para lagi kang updated sa lahat ng video or lahat ng ipopost natin ng mga bagong contents, especially sa mga tutorials at the same time sa mga techno-how na mga ginagawa po natin sa channel na to. Okay, so let's go. So binuksan ko na siya kanina, as I have said, at ginanaw ko na rin yung takip ng printer. So ito as ito it na hindi matatanggal yung parang wire niya na nagko-connect sa power supply niya at the same time para hindi siya mamatay. So as you can see, walang problema yung printer pagdating sa other problem, kasi normal naman yung green light niya. But the problem is, ayaw niya talagang kumain. Gumagalaw ng sakto, kaso there is something wrong in this part. Dito sa likod niya, or dito sa kanya niya. So, sa kailangan natin siyang buksan para malaman natin kung ano yung problema niya. Okay? So, ayan. Kaso, kailangan natin igalaw ito, yung head ng printer, yung linalabasan ng ink, kasi meron tayong gagalawin dyan. So definitely yung kadalasang problema pag hindi naglo-load ng paper yung printer is dito. So ito parang itong ruler na to, this ruler, pati itong nasa likod ito. Yan. Kasi baka putol. Okay. Hindi natin hindi kumakain ito eh. Ito yung problema. Hindi ito kumakain ng papel. Hindi niya pinapasok yung papel. Hindi siya umiikot. Ito hindi umiikot. So there is a problem on this. Baka kasi na tanggal siya doon. Kaya ayaw niyang umiikot. So we have to fix that one. And before that, anything else, sabi ko nga, kailangan ito, head, mailabas natin siya dito kasi nandito yung gagalawin natin. Okay, so to do that, patayin mo muna natin yung printer. Naku, careless na ako, nilagay ko lang sa top yung takip nito, baka mahulog. Pinatay natin, and then mamaya, pag gumalaw yung head, bunutin natin yung saksak. Pag gumalaw nang yung head sa pagitna, bunutin natin yung saksak para hindi siya bumalik, okay? So, buksan natin. Okay. Yan. So, yan na. Tinanggal ko na yung saksak. Nag-stop na siya doon. So, patay na dito. Okay. So, definitely, gagawin na natin yung pag-repair sa kanya. Dito tayo. Nakikita nyo tong parang itong parang stick na to. Dapat lumalabas siya dito. Lumalabas dapat siya dyan sa butas na yan.
Okay, para yung rubber na to ma-stretch. Oo, try natin. Yan. Okay. Para ito, kakagat siya, babalik siya. Yan, pihitin natin to. Pihitin. Yan, kapag napihit na siya, sa ito 8 na, umabot na dito yung ano niya, lock. Ito. Meaning itong dalawang to, tsaka ng kaninang sinusubukan natin ilabas, yan, dapat nakadikit na silang dalawa. Para sabi silang gagalaw, kasama ang ano na to. Ito. Ito, nakaangat na siya. So, kung nakikita mo siyang nakaangat na, meaning ready siyang subukan ulit kung gagana na siyang mag-print. Okay? So, let's try. Patayin muna natin yung printer. Okay. And then, buksan natin siya. Dapat hindi magre-red yung button doon sa ano, sarap. Sa yung button niya doon, dito. Dapat walang red. And stable dapat yung green light. Ayan, stable. So, kuha tayo ng papel. Kahit scratch lang. Kuha tayo ng papel. Kahit scratch lang at pasok natin siya. Subukan natin, ha? O kakainin niya. Then, try natin mag-Xerox. Press mo lang yung button dito. At subukan natin siya. Eh, pa rin niya kinakain eh. Okay, so kinat ko muna yung video kasi hindi pa rin gumagana dahil wala pa lang spring. Natanggal yung spring niya dito, kaya hindi siya mag-lock in. So, binuksan ko yung printer again, tiningnan ko sa ilalim nahulog ba doon yung spring. And then what I found out, nakikita ko siya sa loob ito. Ito na siya. Nahanap ko siya, maliit lang yung spring, at ibabalik natin siya doon. So dito siya binuksan, tinanggal ko muna yung ink, waste ink pad niya, kasi para mahanap ko siya, nakita ko siya. Okay, so ayan, so again, and then itatrip natin siyang ibalik itong spring na to dito sa proper kalagayan niya. Yan. Kumasok na din siya. Ganyan. Yan. So, naibalik natin yung ano. Susubukan natin siyang iikot-ikotin din natin para kung gumana na siya. Okay? Yan. So, dapat sakto na yung pagkakalagay niya. Okay? Susubukan natin i-on siya. Yan. So, naka-on na siya itong printer. Let's say kung natin yung spring na nagkukos ng kanyang hindi pag load ng paper. At this time, tingnan natin kung magpipaper jump pa siya. Yeah, so, inaayos pa niya yung pagbalik ng paper head niya. Okay. Okay, so we're almost there. Subukan natin mag-load ng paper. Tagyan natin dito. Stretch natin ito. Okay. Stretch natin ito. Tagyan natin siya ng paper dyan. Dapat sakto din yung pagkaka adjust nyo ng ano, paper, tawag dyan, paper tray, paper receiver, something like that. Para hindi masira or
hindi mag-fail sa pag-load niya ng paper. Let's see din. Subukan din natin tingnan kung pwede siya mag-print. So, since double red po yung nag-a-appear, yung gagawin natin, ilo-long press natin to. Tara natin sana magumana na siya. Ayan, very good. So, working na po yung printer natin. Ayan, since wala naman nakalagay dun sa scanner niya, walang lumabas na ink. Ang importante, naloload na po yung paper natin, okay? Kanina, this printer na nakastack lang to dito sa ano po. Nakastack lang to dito sa room ko waiting for my time to be repaired. Yan. So, mahirap ayusin ng ganito kasi you have to remove the case. At the same time, kailangan mong hanapin kung saan talaga may problema. But this time, now, gawa natin ang solution. Ibinalik natin dito yung binalik natin yung spring dito. Dito yung main cause niya kung bakit ayaw niyang mag-load ng paper. Okay? So, kung nakaka-experience din kayo ng ganong problem sa printer niyo, try looking for a person kung saan marunong siyang magbukas, mag-repair. At kung alam mo naman kung paano ito galawin, those are the only option paano siya ayusin. So, since dito, off na lang natin to kasi nagre-red. Kasi, yan. Subukan, since stable na yung red, yung green light niya, ulitin natin ilagay yung paper natin. Okay? So, lagay natin yung paper natin. Yan. Then, let's try to press copy. Okay na, so solve na po natin yung problem niya. Hopefully, masolve din yung problem ng printer niyo. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to click subscribe and the notification bell para lagi kang updated sa mga new tutorials natin. Okay? So thank you so much. Bye!